Light, camera, appeal pod ko, action! Ito ang problema. Ako pang ano, tagihawak ng clapperboard, tapos ako na din aging, ako na rin ang maging artista. So, just only for starting, para naman medyo masaya yung manonood sa akin, kasi para hindi sila malungkot, bigyan naman natin ng kaunting joke. So anyway, good morning to all of you, sa lahat ng mga viewer ko, magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo itong aking red ficus. So kung makikita ninyo, marami ng damo, tapos iba yung hugis ng kanyang pot. Yan. So maganda itong pot niya, pero may counting disadvantage, cause yung hugis niya pa-curve pa ganyan. So nasubukan ko na ito, yung disadvantage nito, cause pag magbunot ka ng puno na ng ugat sa ilalim, bunutin mo ito, mahirap bunutin, cause naka-anchor siya lahat ng mga ugat dito sa gilid. So mas maganda yung pot na parang may naka-slide ng kaunti para diretso mabunot. So yun ang disadvantage nitong apat regarding pagbunot. Ang advantage na lang na naman dito, if mapuno na siya ng ugat, kahit walang anchor, pwede naman. So ngayon, I encounter some problem of this red ficus causes. Dinidepolite ko siya, ang nangyari is dito lang ang tumutubo na dahon. Pero may mga maliit na buds na palabas na. So ang gawin ko nito, hindi ko na ito i-wire kasi matigas, tapos wala na akong mahanap na wire doon. I-trim back ko itong sa taas, i-depolite ko itong sa taas, tapos sabi ko sa inyo, walang katapusan itong mga bonsai materials. So gawin ko is putulin ko itong ugat para new look naman siya. So kasi sawan ako sa itong daming ugat sa ilalim, so I gonna cut this to rot here, so that isa na lang ang punong lumalabas na nag-curve, tapos para mabawasan ng ilalim, kasi pagod na din ako ng kaunti na pagbunot dito, tapos yung itsura same pa rin niya. So yun na ang gagawin ko. So after naman, may share din ako sa inyo yung mga bonsai materials ko. Ito namang ano, ito from the baby pa siya hanggang lumalaki na siya ng kaunti. This is Tugas Bato. So ito ang mga hilig ko sa form. Yun ang harap niya. So parang layer by layer, kasi may nakita ako na gumaganyan yung mga landscaping. So if ever may magkagusto nito, hindi ito gawing bonsai, ilalandscape. Pero because it is a made of palanggana, I need to, sana ito sana gagamitin ko, pero may crack yung pot ko, tapos ito na lang gagamitin ko. So hindi siya magproportion because of the design sa iyang punuan or sa puno niya. So ang gawin ko nito, either i-center or i-off center. So ang normal nga pot for this one is circle, pero wala akong circle nga pot, so yun ang gagamitin ko. So this time, trim ko na lang, tapos yung sinabi ko, putulin ko ito. Yan. So maglulusin yung ano, yung heavy rot, mamamatay yung iba. Hindi ko na bubunutin kasi mahirap ito bunot. It's very hard, matagal na ito. Talagang old na siya. Itong ano, clapperboard. Baliktad. Ayan. Nagawa ko ito kasi mahilig kasi ako ng ano, yung mga filming. Kaya yung nakalagay dito is yung pag-ano namin yun, yung may anong bonsai show kami. So ginamit ko rin doon sa Robinson. Kung yun, since 9, take to roll 1. Yung ano niya, date niya is that is November 30, 2019. Yung production is Senibos, yung pangalan ng club namin. Yan, yun ako ang director, tapos yung cameraman anak ko. Kaya kasi mahilig ako sa mga, kaya lang hindi tayo pinalad, kaya sabi ko kung anong kapalaran natin, pilit natin tatanggapin. So
try pa rin ako nag-try ng best ko regarding sa bonsai kasi ang dami ko ng pinagdaanan. Siguro na-mention ko na before na naging coach ako, marami ng business na nadaanan ko. So, hindi pa rin nag-success. Kaya, tapos, ito na ang gagawin ko, trim na trim pagtapos. Is, sa compress na itong gamot dito sa ilalim, kaya nagkaganito. So, this is a natural grown red ficus. May mga wire-wire na kaunti. Yun lang. Ito na, natanggalan ko ng mga dahon, tapos naputol ko na rin dito kanina, then hindi na ako nagwo-wire kasi pag halimbawa mag-produce na ito ng mga leaves, tapos kailangan ko nang tanggalin yung wire, magka-daot-daot na po yung leaves niya. So ginawa ko puro na lang banting ang ginawa ko. If ever there is kumatuloy yung show namin, so if ever matanggap ito, pwede naman ko ito isali sa show. So other din nabawasan ako na 6 na bonsai materials din nala sa Cebu, may nagpunta dito. So kahit paano may bumibili naman na mga bonsai ko. So ito na ang itsura niya. Mahirap ma-zoom sa camera cause is wala akong cameraman. So, ko na lang ikot. Sana magandang tingnan. Itong puno na ito, iba pa ito. Like, this is a microcarpa. Maganda sana. Isa, nahihirapan ako nitong red ficus. So, sa akin lang, I don't know to others, ang maganda lang sa red ficus is yung bago mong gupit tapos pula yung mga new leaves niya. So, hindi siya bihirang lumiit yung dahon. Sa akin, yung pinakamagandang gawin na sa ficus lang, the microcarpa and the ficus nana, yung sa akin lang. So, iwan ko sa iba. So, ito na yung landay ko dito. Ito na, ibalik ko na dito. Lagyan ko muna ito ng abono. Hopefully, ma-produce ng magandang dahon. Tapos, maging maganda na ulit siya. So, itong sa pagbubonsai or yung mga bonsai, alam mo, marami na kasing ugat. So, supposed to be ficus is kahit wala ng lupa, mabuhay, pero iba ito eh. Parang nagtampo. So, nalimutan ko isabi ko. Sana yun, ninakaw yung nasa isip ko na wala bigla. Natagalan lang ako kasi nag-alagay ng complete dito yung 14-14. It cause is due to the pandemic, isa ilang buwan na na-short kami ng supply ng complete dito sa aming lugar. So, ayan. Yun ang nangyari sa kanya. May mga kaibigan ko, may para yung parang protocol yung paglagay ng abono ng tawag ba yun?
ng mga bonsai. So it's a heavy pot. Kaya mahirap ako. There's something na iwanan ko. Pero dito na lang sa baba. Hindi ko na mabuhat pataas. Yan. Okay na. Dati, lagi akong bumibili ng ano, yung, oh, wala naman dito yung ano ko, trowel. Punta man ako doon, hanapin ko. Sana mga ano pa ito, masali. Ang haba na yung ano, na-equinto ko. So, so, supposed to be yung manipis na pot ang gagamitin ko po sa, it is a, only pagdahon-dahon lang ito. So para naman mukha siyang ano maganda, ipalitan ko ng pot. Kaya lang yung pot na dito is hindi ano bilog. Tanggalin ko ito, sumtong gunting. So, paisbog pa diri para maging balanse ng kaunti sana yung gunting ko. Itong sa akin lang, just sharing what I'm doing to my bonsai materials. If ever may nagustuhan kayo, pwede naman ninyong gayahin yung style ko. Pero mas guwapo gito or maganda yung doon kaysa expert. So yan ang itsura. So off center siya. Kaya yung ang sabi, yung nag-attend ako ng seminar sa one time, nagpunta dito yung mga official ng visa, pinag-conduct sila, dala niya yung mga master nila, yung mga bonsai master nila, pinadala nila dito sa aming lugar, tapos nag-seminar, nag-attend ako. Yan ang sabi nila, mostly pag ano, pag oval yung pot, hindi mo pwedeng i-center daw. Kailangan off-center yung paglagay mo sa ano niya. Kaya it's like this one, no? It is off-center. So, dito sa gilid yung puno. So, may area dito. So, pwede mo lang lagyan mo dito ng ano, yung swing. Tapos, lagyan mo dahil diyan nagsiswing. So, mo additional attraction sa ano mo, sa gawa mo na bonsai. Kunan ko pa ng kaunti para makalagay ako ng buhangin sa ilalim. Then, may area doon pang anchor. Try ko lang lagay ng anchor para naman mukhang professional. Kasi usually mga expert ilagay ng anchor. Thank you.
ito na yung ano ko, na forma ko. Yung ibang ano branches gugupitan ko, so after na lang kasi naubusan na tayo ng oras. So once again, maraming salamat sa panonood, sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko at saka hindi ko subscriber. So maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga. God bless you all. Bye bye.